binuksan na ang Art Center ng Eagle Broadcasting Corporation bilang bahagi pa rin ng nalalapit na 50 taong anibersaryo nito. Tampok sa Art Center ang mga sining nalikha ni di lamang ng mga professional artists kundi maging ng mga estudyante. Lalong layo ng binuksang ABC Art Center na mabigyan ng pagkakataon ang mga Filipino artists na maipamalas ang kanilang mga obra. Si Eileen Milio sa detalye. Bukas na para sa publiko ang kauna-unahang art exhibit ng Eagle Broadcasting Corporation Art Center bilang bahagi ng selebrasyon sa golden anniversary ng EBC. Tampok dito ang iba't ibang mga obra, hindi lamang ng mga professional artist, pati na rin ang obra ng mga estudyante. Oil painting, screw art, at hardboard art. Ilan lamang ito sa mga obra na maaring makita sa art exhibit sa ABC Art Center. Likha ito ng mga professional artist gaya ng magkakapatid na Castro Brothers. Ibinahagi ng magkakapatid ang kanilang mga naging inspirasyon sa paglikha ng sini at kung papaano sila nagsimula. Ayon sa Castro Brothers, minana nila sa kanilang mga magulang ang pagkahilig sa sining. Pero anila, ang talento sa pagguhit, pagpinta at pag-ukit ay biyayang bigay sa kanila ng Panginoong Diyos. Ang ilan sa obra ng Castro Brothers na maaring makita sa EBC Art Center ay ang screw art na ito na likha ng artist na si Boy Castro. Libo-libong tornilyo ang ginamit sa paggawa ng nasabing art. Kaya nagkaroon ako idea gawin yung screw art. Kasi sabi ko nga before, more on mechanical ako. And then natuto ako mag-oil painting, natuto ako magtimpla ng kulay, etc. Tapos sa advertising din, gumagawa kami ng mock-ups, titimpla ng chemical, etc. Para mapalabas namin yung mga produkto na kailangan nila. Nagkaroon ako ng idea, bakit hindi ko pagsamahin sa isang frame? Yung engineering, yung mechanical, yung painting, tsaka yung sculpture. So, nag-try akong gawin yon na, siyempre, una experimental. And then hanggang nakuha ko yung tamang dapat kong gawin para may pagsama-sama ko lahat yung medium na yon sa isang frame. Hardboard naman ang ginamit ng artist na si Hermy Castro para sa paglikha ng kanyang makukulay na obra. Gaya ng jeep, vegan house at mga koi fish na ito. Naisip ko po yung jeep dahil lumalabas siya na typical na unang sasakyan na ginagamit ng mga Pilipino. Lalo na ngayon, napapanahon na i-modernisasyon yung pangpublikong sasakyan na jeep. Naisip ko na tamang-tama na gawin ko yon bilang maging isang souvenir. Isa-isa ko pong kinakat yun. Dati po akong makeup artist sa advertising. Naisip kong gamitin din sa paggawa ng painting. Alaala naman ang pamagat ng oil painting na ipininta ng artist na si Ogie Castro. Anya, ang kanyang obra ay sumisimbolo sa kanilang mga magulang. Nung ginawa ko yun, parang gusto ko rin iandog sa kanila yun. At ang totoong nagbigay ng title doon, yung tatay namin. Maganda yung rekwerdo mo. Ang ibig sabihin, alaala. Kaya, at sa panahon na yun, kasama ko yun din ako nag-aaral kung paano gumamit ng oil paint. Tinutuklas ko rin siya kung paano gamitin. Sa pamamagitan ng sining na ito, ay maparating natin ang mga mensahe sa mga makakakita nito, makapagbigay ng inspirasyon sa kanila at para rin naman sila sumaya. Tampok din sa EBC Art Center ang mga obra ng batikang Filipino singer na si Victor Wood at ang mga likhang sining ng mga kawani at nangangasiwa sa EBC. Kabilang din sa mga nakadisplay sa art exhibit ay ang nilikha ng grade 12 student na si Ashley Callas mula sa New Era University Integrated School. Ako rin to parang advocacy kasi dito sa Pilipinas, napakahirap po tanggapin yung art. Parang mababa po yung touring nila sa bilang mga artist.
unlike po sa Europe na sobrang laki po ng suporta nila. Kaya ito po, ako isang artist, isang batang artist na nag-advocacy na wag silang, yung mga katulad ko na artist, wag silang titigil hanggang sa makamit nila yung pangarap nila. Nitong mga exhibit, itong mga estudyante ngayon na pumupunta rito, lalo ni mga grade 11 namin na nasa media and visual, makakuha naman sila ng mga idea kung ano pang mga magagandang stroke, style, genre na gagamitin sa kanilang mga medium balang araw, yung mga subjects po nila. So, itong mga ganitong exhibit talagang napakalaking tulong po sa amin para lalo naming ma-refine yung curriculum po. Ayon kay EBC President Weng De La Fuente, layo ng binuksang EBC Art Center na mabigyan ng pagkakataon ang mga Filipino artist na maipamalas ang kanilang mga obra. Sa mga susunod na buwan aniya ay magkakaroon din ng kani-kaniyang tema ang art exhibit sa EBC Art Center at bukas para sa lahat ang pagko-contribute ng kanilang artwork. Ito ay bahagi ng ng advokasya ng EBC na sa pamamagitan ng sining mabigyan din natin ang kasiyahan yung ating mga kababayan, hindi lang ang naalam natin bagamat ang EBC is a broadcast network, ang advokasya natin gumawa ng mga programa na makapag susulong ng family-oriented programs, yung mga values-centered programs. Pero bahagi din nito ay isulong ang pagtataguyod sa kakayahan ng mga Filipino as artists. Baka nga magkaroon pa din tayo ng iba pang mode of arts na mabibigyang daan natin yung ating mga kababayan. Mabibigyan natin ng tahanan yung kanilang mga obra, makikilala din. This exhibit will also be open to public. Ang art exhibit sa EBC Art Center ay bukas sa publiko hanggang sa 3 linggo ng Pebrero at libre ang entrance. Para sa Eagle News, Aileen Milio, I'm One with 25.